Eden, the water in the garden, and from thence it was parted, and became into four heads. The name of the first is Kishon, that is his speech for passage the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. There is Gideon, and the onyx stone, and the name of the second river is Gihon. The same is it that compassed the whole land of Ethiopia. Okay na po yan. Okay, let's pray. Bahan naman. Salamat sa mga salita, Panginoon. Nawa, ngayong umaga, Panginoon, matutumuli kami sa inyong mga salita. Kayo pong mag-bless, kayo pong mag-gabay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Okay, so walang maingay, ha? So maganda yung ating mensahe ngayon. Actually, lagi naman, no? So, especially, medyo i-summarize ko para sa mga nakamiss na iba. So, kasi pang part 4 na po ito. So, una, ating series about growth, number 1, yung ating 1 Peter 2:2. So, as newborn babes, diba, desire the sincere milk of the word, growing in the faith, and in the Lord series. Okay, so number 1, title is a newborn babe. So, ito yung mga basics. So, ano yung kailangan gawin ng mga bata? Hindi ka pwedeng lumago nang yung basics hindi mo alam, hindi ka pa nga ligtas. Gusto mo na maglingkod sa Diyos. Maganda sana yun, kaso hindi pwede yun. Okay? So, dapat lahat ay maligtas bago ka maglingkod. So, yung maraming kulto, yan pa lang, wala na eh. Tapos, sabihin mo, bakit nyo kami na kinikriticize? Eh, anong gagawin ng mga tao? Niloloko nyo. So, kayo mismo, baka sakali maligtas kayo. Kaya, importante, pinapointan natin pag may pagkakataon. Okay? So, walang maglilingkod sa Diyos ng maayos kundi siya una, na born again. Okay, naligtas. Naging pangkapamilya ng Diyos, anak ng Diyos. Okay, yun ang una. At requirement yon. Tapos, doon ka palang lalago. Okay, kailangan ng salita ng Diyos. And then, pagbago ka, may mga kailangan gawin. Okay, alisin mo yung all malice, desire the word, realize the Lord is gracious, focus on the Lord, abstain from fleshly lust, be honest, submit, use liberty to serve and honor and love. Pero mga actually, yung mga bagay na yun, sa mga baguhan yun, pero hanggang sa ano yan, nagmamature ka, kailangan mong i-keep yun. Kung ikaw ay magmamature. So next is yung growing up by speaking the truth. So pagkatapos, intermediate, sabi nga nung natutunan ko na naman to kay Rabbi, again. Gusto ko dati si Rabbi, kaso nag-compromise. But anyway, sabi niyo doon, ang tao daw mayroong apat na phase buhay. So, una daw, parang yung nadidiscover mo pala yung katotohanan. Okay? At yung pangalawa, yung yan, pag naging teenager ka na, hanggang sa young adult, yan yung importante, yung inaalam mo na kung ano yung totoo. Kasi pag bata ka, gusto mo kung ano lang, exciting. Okay? So, yung syempre, yung pangatlong stage is yung pag-ibig daw. Doon mo na mautunan talagang magmahal. Okay? So, importanteng bagay sa atin yun, pero minsan sa mga bata, hindi pa alam yun. Pero pag nasa second phase ka na, kailangan maintindihan mo yung pagmamahal. Tapos yung panghuli, nakalimutan ko na pangapa. But anyway, dito tayo sa intermediate. Dapat maintindihan mo, mag-grow kapag alam mo yung katotohanan. Okay, again, yung mga maraming kulto, kaya hindi sila lumago. Kala lang nila malago sila. Una, hindi paligtas. At ngayon, yung iba naman, yung mga liberal churches, tulad ng CCF, Victory, okay? So, hindi naman lumalago. Marami doon, hindi ligtas. Kung meron man ligtas, hindi lumalago. Bakit? Kasi wala sa kanila yung maraming katotohanan. Yung ibang katotohanan, meron. Yung iba, wala. Kaya, importante sa atin dito, preaching natin ganun. Okay? Katotohanan, i-preach natin kahit masakit. Okay? Kailangan kasi. Kaya sabi nito, growing up by speaking the truth. Pag hindi mo alam yung totoo, paano ka lalago? Paano ka mag-uumpisang lumago? So kayo, may mga pagkakataon, sabi nyo, di ba, pag nakikita na, Facebook na lang kasi lahat ngayon halos. So napapansin nyo, alam ko na may sa gitna kayo dito. Yung sinong sa gitna dito? Kaya mo na, dito ka na lang. Ang gitna mo itong mga to. Dito ka na lang, kuya. Ah, si ano lang, Justin, dito ka. Dito ka na lang. Ay, si Bud, may tinabantayan pala to. Si Daddy, okay lang, dito ka na lang, de. Dito ka.
Doon ka na lang, Justin, sa likod. Yan. Yan, okay. So, para masanay kayo mga bata, pag nakikinig, hindi kayo makapakinig ng mga ispag, medyo, ano, may iba kayong ginagawa, di ba? Okay, so kaya paano ka lalago dapat sa pananampalataya? Paano ka lalago? Dapat alam mo yung katotohanan. Pag hindi, ang daming ganyan. Okay na yun, basta may church, may Bible, may Jesus. Ibang bagay, hindi na natin alamin. Hindi nga, ganun ang katotohanan. May progress talaga yan. Pag alam mo na yung basics, natapos ka na dun, intermediate na. May mga bagay na kahit mahirap, kailangan mong alamin. Okay? Kahit may matitisod, eh, pare-pareho tayo dapat lumago, eh, may matitisod talaga. Bayaan mo sila, mahuli sila. Kung matutulungan mo, tulungan mo, pero may maraming pagkakataon, talagang iba, ayaw lumago. Either hindi naturuan or hindi na nga lumalago. Ibig sabihin, nag-stop na. Okay? Hindi pwede yun. So, ang katotohanan ay hindi mo mahadlangan. Kaya mga focus natin itong grace is the focus. Okay? Have pure minds. Okay? Katotohanan. Hindi mo sabing pure ka kung walang katotohanan. Tindihan nyo ba yun? Pag sinabing pure, nasa katotohanan yan. Pag may halo, hindi na pure. Diba? So, and then, be mindful of the important matters. Okay, mga bata pa lang kayo, bakit kayo nag-aaral? Tinatagit nyo na yun, kailangan magkaroon ako ng maayos na trabaho or business, pagkakitaan. Pero actually, hindi nga lang yun, hindi kompleto yun. Yung mo, pag puro ganun iniisip mo, grades, grades, grades. Saan ba yung grades? Kaya, absent muna ako sa church para sa grades. Hindi kompleto yung ano mo nun, make something wrong. Tama ba? Maniwala kayo. Yung kalaliman nito, bandang huli. Kaya baka sasabi natin, napansin nyo, ba't kalaban mo yung gobyerno? Hindi naman. Pero may mga pagkakataon na magmali na yung gobyerno, lalabanan natin. Bakit? Mas alam natin yung katotohanan. Amen? Amen. Niniwala ba kayo ito pag hindi? Anyway, intermediate yun. Kailangan nyo maintindihan yun. Pag hindi, kulang ang paglago. Okay? And then, beware of those that fall from grace. May mga kalaban tayo. May mga mahina. Okay? May mga talagang sira ulo na. Okay? Kalaban natin yun. So, number 4 yun. Dapat maintindihan mo, mayroon ganun. Pag na-identify mo yun, huwag mo sundin. Okay? Huwag mong, ibig sabihin ng fallen by grace, from grace sila, iba dun, di ligtas. Dapat balaman mo yun. Realize that the time is no concern for God. Maganda to. Medyo na-touch dito sa part 3. Kasi, ibig sabihin nito, dapat pag lumalago ka, huwag ka magmamadali. Okay? Line by line, precept by precept. Okay? Ay, ano na ako? Yung si ate, ang haba na nang nabasa ako, wala pa. Kaya dapat dadayain ko ito. Kunwari, nabasa ko kahit hindi pa. Dinaya mo yung sarili mo. Okay? Alalay lang. Kung ano yung paglago mo, hindi paglago ng iba. Hindi tayo pare-pareho. Okay? Pero dapat tuloy-tuloy. And then, believe the promise of the Lord. Ang ating text yan, 2 Peter 3:18. Last week lang to. Okay? And then, believe the promises of the Lord. Ano yung mga promises? Siyempre, positive para sa mga sumusunod. Sa mga hindi sumusunod, totoo din yun. Anong reward ng mga hindi sumusunod? Sa Diyos. Ha? Anong reward nila? Ha? Masama. Okay, judgment. Paparusahan sila. Kaya tayo din, pag hindi ka nakinig, andito ka na rin lang sa Diyos, di ka pa nakinig. Blessing yung may church. Yung iba, walang church eh. Ang dahil kilala sa Sweden daw. Mga sira na ulo dun. Oo. Oh, mapatol sila sa bata. Madayong bakla dun. Alam niyo yung bakla? Gusto niyo ba ng bakla ikaw? Gusto mo ng bakla? Nakakatakot, di ba? Tsura pa lang eh. Kasi yung nasa utak nun, loko-loko na, lalo na kaya lumalabas sa... Yung iba, hindi halata, okay? So, sa Sweden, ganun. Okay? Kaya kayo, makinig tayo sa salita ng Diyos. And then, in holiness. So, yun, ibig sabihin nito, lahat tayo, walang perfecto sa atin. Pero, ang gagawin natin ngayon ay sikapin natin magpakabanal. Yun ay lahat yun sa last week natin is by grace. Yun yung ating focus. Ibig sabihin nito, walang magmamadali, walang magyayabang, okay? Iba-iba ang in-extend sa atin ng Diyos. Okay, ang pastor, hindi magyayabang. Oh, ba't ang hinaan nyo talaga? Hindi ganun. Pero minsan, ginaganong kayo para makita nyo kahit si Jesus, ganun ginawa niya sa mga disipulo eh. Para makita nyo na mayroon para tayo standard na inahabol. May standard, dapat mag-measure up tayo.
Ano sa Tagalog yung measure? Basta sumunod ka. Huwag kang magpahuli. Okay? So dito ngayon tayo sa part 4. Dapat wala nang part 4 eh. Kaso parang nabitin ako. Parang may kulang eh. Okay? So itong part 4 natin, ang title nito is Planted for Growth. Okay? Planted for Growth. Ang alternative subtitle nito is A Perfect Setting for Growth. Okay? Kasi okay na eh. May grace na tayo. May katotohanan. Yung basic, andun na. So pag-aaral natin ngayon, kasi nag-aayos nga kami sa taas, sabi ko, ano dapat matututo tayo, mga bata, paano sila matututo magbasa, mag-concentrate, okay, kompleto yung growth nila. So sinet up ko yung kwarto para sila ay, at ako din, mapag-concentrate sa pag-aaral. Kaya pumasok sa utak ko, ano ba yung perfect setting na para tayo yung mag-grow? Okay? Paano yung perfect setting para mag-grow? Kasi pag wala ka sa place na parang mag-gulo, kunwari, ganito, nasa church tayo, tapos ang gulo natin dito, yung mga Pentecostal, di ba? Hindi bida sa kanila salita ng Diyos, ang bida sa kanila, kalokohan eh. Yung nag-gulo tayo, ang ingay, naglarak-rakan yung iba, nagtatawanan yung iba, gumugulong. May matututunan ka ba nun? Natatawa kayo, hindi nyo alam yan, tingnan nyo sa YouTube, may mga ganun. Tapos binibigyan ng masamang pangalan yung Christianity. Mga loko-loko yan, okay? So hindi dapat ganun. So may kahit sa ano din, yung mga victory, CCF, no? Puro yaman, puro yabang, puro praise the Lord lang, puro, ano ba to? Puro feel good, okay? Walang preaching talaga. Okay? Conducive ba yun sa growth? Hindi. Kasi may... Okay, bumunta tayo sa ating na-discarril kayo aking introduction anyway. So, importante lagi yung setting, di ba? Alam yung setting? For example, yun yan. Last time, sineset ko yung aming garden sa taas. Ngayon, napabayaan ko na eh. Pero, sineset up ko paano ba sila? Kasi, binanggit na sa akin yung nagbenta sa akin nung alam. Sabi yun, ay sir, ito mo ito, maganda yung bulak lang. Kasi sir, huwag niyo papaarawan yan. Iniisip ko, wala akong bubong. Hindi ko na pwede lagi sa likod. Eh, ano dun eh. Patuyo animation eh. Ngayon. So, hindi pwede doon. So, tinignan ko lang yung iba naman, nag-survive. Yung isa, nag-survive. Pero may mga setting na hindi conducive sa growth. Katulad lang kasi, depende nga, katulad ng mga bata. Okay, gusto ko sa mga bata, ano ha, laro lang kayo. Ganun ba yun? Yung ibang church, ganun eh. Pero hindi na iniwala lang ganun kasi ang bata, pwede matuto yan. As an early age, pag natuto yan, makinig. Okay, pag natuto kang makinig, bakit tayo expected din pastor, makinig tayo? Kasi kaya nyo na makinig. Makinig lang yung ganyan, hindi mo kailangan maintindihan lahat kasi hindi mo kaya, di ba? Pero yung umupo ka dyan, makinig ka, ganito pala ang church, nakikinig tayo, ng salita ng Diyos, kaya mo yan. Okay, pag nasanay ka. So, anong conducive sa isang halaman? Halito mo tayo, so, kahit sa mga corporate event kasi sa amin, minsan nagtataka ako, sabi nila, nalulugi na yung kampanya. Pero pag meron kaming event, ah, talaga naman. Bakit? Mag-uupa ng hotel, okay? But sa hotel pa. Pwede nang tipirin yun. Hindi, kasi nga, importante yung place na pagdadausan ay maganda. Okay? Magagawa nyo yun. Dapat nyong gawin, pag hindi maganda yung dapat nyong gawin, hindi nyo maganda yung place. Ano mangyayari sa inyo? Hindi nyo magagawa yung dapat nyong gawin. Okay? Ganun din yung mga celebration, di ba? Kahit saan pa yan. So, lalo na ngayon sa pag-aaral. Sa pag-aaral at kung paano tayo matututo at paano tayo lalago. So, this time, alam nyo ba yung Psalms 1 and 2, di ba? Tapos na niya. Quote nyo nga. Ready, go. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ano yung 3? Okay, wala pa tayo dun. Kasi ito yung 3, sabi niya na. So kung kayo daw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, maganda yun. Huwag kayo dun sa mga loko-loko, huwag kayo sa mga makasalanan, okay? Mga scornful, huwag kayo dun. Pero ito yung sabi dito sa verse 3. And he shall be like a tree. Okay? Kung kayo ay nag-meditate sa word of the Lord, sa word of God, hinahalin tulad tayo ng Bible sa puno. Sabi dito, and he shall be like a tree planted. Kaya ang title dito is Planted for Growth. Okay?
Para ka daw isang puno planted by the rivers of water sa tabi ng ilog, okay? That bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, hindi siya malalanta. And whatsoever he doeth shall prosper. So, sinong gusto dito ng kahit anong gawin mo, successful ka? Gusto mo magturo, successful ka? Hindi, naisipan kong maging ano. Gusto ko naman maging businessman. Pinagpala ka pa rin. Ay, ayoko na. Gusto ko ng ano. Gusto ko naman maging philanthropist. Pinagpala ka pa rin. Kahit anong gawin mo daw, magpapalain ka. Gusto nyo ba yung mga bata? O gusto nyo kahit anong gawin nyo, hindi nyo alam kung saan ipupunta. Failure na naman. Failure. Lugi na naman. Mali na naman. Napasama yung mga anak ko. Napasama yung relationship namin. Kaya pinasok ko itong business ito. Pumunta ako sa lugar na walang maayos sa church. Tapos, napasama kami. Okay? Niwanan ng asawa ko. Mga ganun. Kalala, di ba? So, bakit ganun? Kasi may mga lugar na conducive sa growth. Okay? May mga lugar na hindi kabaliktaran. Pag pumunta ka, itong kaibigan ko, medyo naisya lang ako, kaso liberal din eh. Pupunta sa Canada. Ang ganda dun, laki na sweldo dun. Yung balita daw sa Canada, sobrang liberal na. Bawal mag-preach ng totoo dun. Oo. Oh. Tapos ang ano dun, sabi nung isa, merong isang nahuli, medyo ano to ha, medyo masama. Merong isa daw dun, hindi lang ni-rape, parang talagang binaboy, okay, yung bata. So sabi nung ano, so sa halip na husgahan siya na dahil basta binaboy niya, medyo maliit lang yung sentensya. Supposedly doon, pinapatay na sa Bible, pinapatay na yung ganun eh. So dahil liberal na sila, okay lang yan. Kulong mo lang ng 2 taon, okay na ulit. So liberal, so pag wala ka sa place, no, hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan kaya akong church, so masaya. No, define masaya. Sabi sa Bible, ano yung masaya? Blessed is the man, yun nga, that walketh not in the counsel of the ungodly, eh, yung pre-preach sa inyo, mali-mali na. Gusto mo doon? So, hindi ka galago. Okay, yun yung sabi ko dito. So, kaya sabi dito, hinahalin tulad tayo sa halaman na dapat nasaan tayo. Malapit tayo doon sa rivers of water. Okay? Para ikaw naman ay magbubunga sa napapanahong oras. Okay? So ngayon, dito tayo sa verse 2. Bakit tayo nasa chapter 2 pala ng Genesis? Dahil dito pinakita yung perfect, no, na place kung saan yung mga halaman at even yung tao ay talaga namang saya, di ba? Mga preacher, laging ganun. Sana hindi nagkasala si Eva at saka si Adan. Doon tayo sa Garden of Eden. Nasaya siguro ng tao talaga. Kasi yun ang ano dun, setting yun na talagang magpapalain ka, magaling ka, malakas, matalino, di ba? Alam nyo si Adam? Parang computer daw utak nun. Nakita niya, uy, may butik eh. Butik yan. Ito, may ano, pinangalanan niya. Kaya niya lahat yun. Ilan na species ngayon? Hindi ko yun alam. Pero, million na ata. Okay? So, libo lang. So, ano ngayon? Pag-aaral natin yung tama, magandang place para tayo lumago. I-apply natin later, spiritual, of course. So, saan tayo pupunta, hindi pupunta, saan tayo maglalagay, ano yung gagawin natin. So, number one, sabi niya sa verse 5 and 8, anong picture ng isang lugar, ng setting, kung saan tayo magpapalain ng Diyos, lalago tayo. So, yun ang ating topic, paglago eh. Sabi dyan, and every plant of the field before it was in the earth. No, una, yun. Ano yung sabihin not in the earth? So, nasa lupa sila. Ano significant nung? Kasi nga, nabanggit natin ay merong isang kwento yung isang missionary sa UK. Sa UK, nakita nyo ba yung mga nakapanood nyo minsan sa mga pelikula? Talagang green na green. Dahil nga daw, talagang sakto yun. Laging parang Pilipinas. Kaso doon, mas ano pa daw, mas sobrang taba daw ng mga puno doon, tsaka ng lupa, kasi laging natutubigan. Kasi, so ngayon, ano nangyari? Dahil lagi siya natutubigan, masyadong mayaman yung ano, sa nutrients yung lupa, nasobrahan naman. So, ang nangyayari doon sa mga puno, sa halip na lumalim yung ugat, hindi na. Kasi dito pala sa mababaw, ano na eh, mayaman na sa nutrients, so hindi siya lumalalim, ano nangyari? Nung dumating yung unang bagyo, na hindi nga ganun kalakas,
itumba yung mga puno. Okay? So, hindi ganun ang ating gusto. So, ngayon, uso na yung mga all kids. Diba? So, maganda yan. Meron kami sa taas eh. Kasi ang problema dyan, pag binagyo yan, wala siya sa lupa eh. So, tatangayin yan. Okay? Kasi sabi dito, importante sa atin, ma-plant tayo. Pag sinabing plant, okay, meron yung ano eh, sermon. Bibilisan ko na lang ha. Pero maganda rin. Buong sermons. Marami na ako narinig. Mga uri ng halaman para mga uri rin ng Kristiyano. Okay? So, may mga una, yung mga peking plants. Okay? Yan yung mga peking Kristiyano. Hindi talaga Kristiyano. Mukha lang Kristiyano. Parang yan, oh, yung sunflower na yan. Ganda, di ba? Parang halaman, may parang dahon, may parang bulaklak, pero peke. Okay? So, maganda ba yun? May use yun, ha? So, pangit. Hindi tayo dapat ganun. Hindi ka lalago. No? Kahit anong mangyari dyan, hindi may sira. Hindi nilalago. So, peke kasi. Hindi totoong Kristiyano. So, tayo, so, meron pang ibang klase ng halaman. Yung iba, tunay naman kaso, parang bulaklak. Okay, yun yung bulaklak. Maganda. Palamuti sa church. No? Maganda at least. Maganda magbihis. Maganda yun. Tama yun. Kaso, minsan, hindi lang tayo dapat ganun. Okay? So, dapat tayo magbunga. Hindi lang puro bunga nga. Okay, yung ano, kailangan magbunga tayo. Dapat puno tayo na hindi madaling mabuwal. Okay? So, number one, planted dapat tayo. Kung tayo ay nasa maganda environment ng growth, dapat matanim ka. At magandang matanim ka sa magandang lupa. Ano, punta tayo doon. Pangalawa, sabi dito, number five pa rin, sabi dyan, and every herb of the field before it grew, for the Lord hath not caused it to rain upon the earth. Okay? Hindi hinayaan ng Diyos na umulan pa. Wala pang ulan nun eh. At wala pang nagtitil ng ground. Pero sabi dito, but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. So, sabi, mayroong paraan ng Diyos para lalago ang mga halaman. Okay? Nung una, wala pang ulan. Anong ginawa ng Diyos? So, syempre, He caused the mist of the earth. So, parang tubig din pero nanggagaling sa ilalim ng lupa. So, anong lesson dito? So, pangalawang point, God caused it to grow. So, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos din ang nagpapalago. So, sa ating buhay, ganun din. So, saan tayo dapat matanim? Na church? O kahit saan pa may, sa kumpanya, okay? Or mag-aasawa ka? O, anong dapat? Asawa ko dapat. Yung maayos, yung una, tinanim ng Diyos, sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang nagpapasibol sa kanya. Hindi demonyo, hindi kung sinong ano. Diba? So, pag mag-aasawa, Kristiyano, maayos na Kristiyano. Okay, number one, planted. Number two, God caused it to grow. Pangatlo, sabi sa seven, ito, hindi na halaman, pero tao. Okay? Ano dapat yung ano? Meron sa mga pinapalago ng Diyos. Or environment natin. So, sabi dito, and the Lord formed the man into dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. So, pangatlo natin, God breathes into it. Ibig sabihin, spiritual yan, paano ka lalago ng Kristiyano? Ay dapat nanggagaling sa Diyos ang iyong sustenance, pati yung sa paglago mo, yung hinihingahan ka niya, hinihingahan ka ba niya? So, physically, lahat tayo hinihingahan kasi buhay na tayo eh, living soul na tayo. Pero still, dapat ang inspired word of God ang nagpapalago sa atin. Okay? Kasi sinabing inspire, actually may hininga yan ng Diyos. So, ang taong hindi lumalago sa salita ng Diyos, hindi lumalago, kala lang nila, malago sila. Uy, may ministry kami dito, may ministry kami dyan. Naligtas ba kayo? Nakatiyak ba? Hindi pala ligtas. No? So, dapat ang Diyos ang humihinga sa inyong ministry para ikay lumago. Okay, nasa verse 7. Pang-apat, bilis lang natin. Verse 9. Kamaya tayo banat. Okay? Sabi sa verse 9, and out of the ground made the Lord, pakibasa nga po, ready, go. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, and the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and okay, sabi sa bandang gitna, sabi dyan, diba? The Lord God grow, made the Lord God to grow everything that is pleasant to the sight. So, sino dito gusto magtrabaho na, ano, ang gulo-gulo? Okay, sa amin, ganun, nire-research pa nila yan eh. Ano ba yung magandang office place?
Okay? So, noong una, gusto nila puro hindi sila nagkakakita kasi nga parang nakafocus daw yung group. Ngayon, ang iba ng uso. Ang uso ngayon talagang open. Bukod sa madaling i-move yung tao, nagkakakitaan. Okay? Conducive daw. Okay nga naman, di ba nakikita mo, malawak. Hindi yung puro kahon-kahon. Meron pa rin ako nakikita, mga office space. Punta ako nung SS nung kailan man yun. Ganun sila, kahon-kahon. Anong-ano dito? O, pag ano mo doon, kanan, ganyan. Ngayon, hindi na. Pangalan na lang, andyan, pang ilang row. So, magandang tingnan yung mga bagong office ngayon. Tapos sa kanila, yung mga talagang modern nga, mayroong lahat, may laruan, mayroong kainan, may place na definitely magkikita-kita kayo. May mga ganun silang dinidesign. Bakit ganun? Okay, bakit yung church kahit paano? No, walang mga santo dito, hindi natin kailangan yun. Pero kahit paano, pinapaganda natin. No? Bakit? Conducive for growth, conducive for learning. So yun nga, sineset up yung ano namin doon. Para isang ano lang, madaling matuto, madaling mag-grow. Sa garden, ganun. Ano yung setup sa garden dapat? Di ako expert sa garden. Pero alam mo dyan, syempre yun nga, yung hindi dapat maarawan, huwag masyadong maarawan, huwag naman babagyuhin, may tubig, may kung ano kailangan nila. Okay? So ganun din ngayon tayo spiritually. Dapat gusto natin maganda. Huwag naman sobrang ganda. Yung sakto lang. Ayan, kaya ganito yung ayos ng church natin. Tuloy ang kaya sa ngayon. Ganda naman, di ba? Kaso napilas na yun. Okay, so gusto niyo maganda, di ba, na environment? Hindi mo gusto yung pangit. So, ang ginawa ng Diyos sa atin ganun. No, sa Garden of Eden, ang ganda. Di ba? Kahit nga nung panahon natin ngayon, sabi nila pag sinabing magandang place, isa sa mga term nila dyan is Edenic. Alam niyo ba yan? Edenic. Lalo pag laging gano'n, pag may garden yan, garden way, kung ano man yan, laging kinukumpara yan sa Garden of Eden. Bakit? Kasi napakaganda. Okay, pag ginawa ng Diyos, napakaganda. So, anong application sa atin ito? Una, planted. Dapat matibay ka, rooted. Okay, and planted. At ang Diyos ang nagpapalago sa'yo, ang Diyos ang nagsasabi sa'yo anong dapat mong gawin. Pang-apat, dapat maganda. Okay? Again, hindi yung OA, ha? Kung ay babae ka, ang ganda mo na, nag-makeup ka pa, kahapon, nakakulot ka, ngayon straight ka, bukas, kulot na naman. Ang ganda kasi, hindi na yun, OA na yun, okay? Ang church natin, dapat talaga may patusok, kung ano man yan, di ba? So, yung sakto lang, parang babae na maayos ka lang, naligo, maayos, mabango, okay na yun. Huwag ka nang mag, parang kasi joker dyan. Okay, ako, ayoko nang ganun eh. Hindi maganda sa akin yan eh. Hindi naman natin pinagbabawal. Pero maganda, okay? Pleasant to the sight. Yan ang magandang lalago tayo pag pleasant in the sight. So kayo, huwag niyong bababuyin yung dito. Buti nga si Mrs. Sa aming sa Mother Church, nag-aayos din mga workers si Mrs. dito eh. Salamat kay Mrs. lagi. Naistipin minsan. Okay? So, next is verse 5. Nabalik tayo sa verse 5. Ano ba ito? Hindi. Point number 5, verse 10 pa rin. Okay, pag sinabing, after na sabing pleasant to the sight, sabi dyan, and good for food. Okay? So, ngayon, ano ba ngayon? So, ngayon sa panahon natin, dahil pagkain, pero minsan hindi lahat magandang kainin. Okay? So, isang lugar na conducive sa growth, no, imagine mo na lang si Adan, malakas pa lang kumain tapos wala siyang makain, no? Nagkaroon sila ng sabi ng Diyos, magparami kayo tapos wala kayong makain. So hindi ganoon. So dapat ang bago ka lalago is may pagkain. Productive yung place, no? Hindi okay, may project tayo. Ay, wala tayong budget eh. Ang hirap ng ganoon, 'di ba? Hoy, mga bata, kailangan ng ano. Medyo na late yata mga 'to eh. Kailangan ng mga bata na ano, ng mag-print ng ano. Mas maganda kung meron. Meron silang ballpen, may papel. Okay, mas mag-grow sila. So, tatingin mga Kristiyano, ano equivalent nito? By the way, doon sa beautiful yun, dapat maayos yung si ate, ano, magandang bis ngayon. Ha? So, ganyan, di ba? Maganda yun.
ikaw mismo natutuwa ka sa sarili mo, di ba? Pag maayos yung ano, last week, hindi nyo ako nakita eh. Sino man din nakita sa akin? Tingnan nyo na lang sa YouTube, ha? Sabi ko, yun ang suit ko lagi every Sunday eh. So, magandang tingnan, di ba? Kami ngayon, productive din. Ibig sabihin, puro forma na lang. Hindi naman pwedeng ganun, puro forma. So, dapat productive din ginagawa natin yung dapat nating gawin. Okay? Para tayo mag-grow. Okay? Yun pa lang, di ko nalagay dito. Pero kanina is, yun na lang, ipapasok ko na lang. Ano ibig sabihin ng productive? Paano ka mag-grow? Ah, kain lang ako ng kain. Parang patabahin baboy, patabahin baka. Tama ba yun? Hindi, actually, parte ng paglago natin is trabaho. Tama ba? Nakita nyo dyan, si Adan ay nagtatrabaho. Ayan, sabi dito. Nasaan na ba yun? And he put the man whom he had formed. Okay, sabi dyan. Nasaan na ba yun? Eh, nagtrabaho siya. Hindi ko nalagay. Eh, nakalimutan ko, pero nasa utak ko ngayon. To dress it. Ano ba yan? Nabasa na ba natin kanina? Ayan, di ba? Sa 15. Ayan, the Lord God took the man and put him to the Garden of Eden to dress it. Ano yung sabihin to dress it? Para damitan. Hindi lang. Yung sabihin ng dress, ayusan. Okay? So, kailangan ng, kahit gubat siya, kailangan niya na nag-aayos. So, napansin ko sa mga alaman namin sa taas, pag hindi mo siya pinuputulan, lalo siyang nahihirapan. Pero pag pinuputulan mo siya, lalo siyang lumalago. Okay? Yung mga hindi na productive na branch, tinutok at tinatapyas. So, ganun din sa atin. Ako, kaya mag-iingat kayo mga bata. Hindi. Mga anak, hindi pwedeng tapyasin. Pero, sa tabaho, ganun. Okay? So, dapat productive tayo, men. Magtrabaho. Mga bata, mag-aral. Huwag ka masunod, aral na naman. Parte yan ang paglago. Wala akong nakitang lumago na hindi nag-aral, na hindi nagtrabaho. Okay, di ako nagtrabaho, ha? Sana, nalaki sweldo ko. Ay, ba't di lumalaki? Kaya nagtatrabaho eh. Tama ba yun? Mga bata pa lang, maintindihan nyo na, ganyan ang buhay. Parte yan ang paglago. Pag di ka nagtrabaho, di ka nag-aral, di ka lalago. Okay? So, planted for growth. Okay. So, next is 6. So, yung nakita natin dito, ano yung nangyari dito? So, from verse 10 hanggang 14, ano yung mga dinidescribe dyan? Dapat yung nabanggit ko kanina sa Psalms 1:3, di ba? Sabi dyan, planted by the rivers of water. Okay? Ang isang halaman na isolated, ito mga sa taas namin, kahit paano may nawasa, di ba? Pero pag ikaw daw ay katulad nito naman, yung mga nasa likod natin, nakita niyo ba to? Ang tagal na yan eh, kasi nga, ilog pala yan. Pag tinignan niyo sa Google Map, bakit puro green na green dito? Yung pala ilog. Okay? Pag tinignan mo yung hindi yung terrain, makikita mo ilog. Okay? So, spiritually, ganun din ang Kristiyano. Okay? Pag ikaw ay naitanim sa isang church na walang nutrients, yung pinipreach, wala na. Puro praise the Lord. Bakit praise the Lord? Basta praise the Lord. Maganda naman yung praise the Lord. Kaso ano nga yung bakit tayo dapat mag-praise? Okay? Hindi mo naintindihan kasi pasalay ka dapat-dapat. Okay? Nasa siya, nanay? Hello. Hello. Gawin mo nga hawa ka nun. Okay, makinig lang kayo. Naintindihan nyo ba? Alam nyo mga bata yung ilog? O diba? Bye-bye sapa, diba? Ang daming halaman dun, diba? Bakit kaya? Kasi kahit pabayaan mo yun, kahit hindi mo ayusan yun, dahil nasa tabi siya ng ilog, ang ilog ay pinanggagalingan ng mga nutrients kasi dyan dumadalo yung tubig. Diba? Alam nyo yung buhay daw, diba? Sa tubig yan ang galing. Basta may tubig, may buhay. Ang isang tao, pag hindi ka uminom ng tubig, mamatay ka. Okay? Kasi lahat ng processes daw, scientifically, ay nangyayari sa tubig. Okay? So, spiritually, yun nga. Dapat, ano yung tubig ng buhay? Spiritual. Salita ng Diyos na naman.
Diba? Ang isang Kristiyano na hindi nakikinig, hindi nagme-meditate, hindi nakikinig, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lalago yun. Niwala kayo, mayroong kunwari dyan, ha? Kunwari, mga totoong Kristiyano naman, ligtas naman kaso nga, hindi na nakikinig na salita ng Diyos, okay? Konti-konti na lang, okay? Sideline-sideline na lang ng salita ng Diyos, hindi na sinubmit yung sarili niya. Hindi siya nakatanim, okay? Saan tayo dapat may tanim, mga Kristiyano? Ano nga po yun? Physically? Literally? Saan dapat may tanim? Sa church! Saan nga? Hindi, nagbabasa naman ako eh. Malay ko bang anong binabasa mo? Nabe-verify ba yan ng pastor? Hindi, syempre, wala ka eh. Pag wala ka, ang hirap mo i-verify. Nagkakalat ka na pala, wala nag-aalaga sa'yo. Wala kang kapatid na Christian na nasa church. No, maraming mga Christian sa labas, hindi sila pwedeng mag-verify sa sarili nila, mag-accountable kung hindi sila nasa church. Okay? Kaya salamat yun, dinadala yung mga bata kahit makulit yan, okay lang yan. Matanay sila sa church, mas maganda yung para sa kanila. Alam nila na pinipreach yung salita na dyan sa church, masanay sila dito. Maganda yan. At ganun din yung mga medyo matanda na, alam ko na yung mga sinasabi mo eh. Hindi lahat. At masama pa rin pag hindi ka na verify, hindi ka na nakikitang lumalago. Okay, so katulad ng paglaggo ng halaman na dapat nasa tabi ng ilog, ganun dapat ang Kristiyano, amen? Actually, inisa-isa pa dito, di ba? Ibig sabihin nito talagang ano, yung lugar ng Eden ay punong-puno ng ilog. So, ganun tayo dapat. Ay, yung church ko, ano eh. Okay na, merong ano, maliliit na may nawasa dun eh. Diba? May word of God din, may service din, once a week. Diba? Walang soul winning. Okay? Minsan-minsan may malaking program. Naglalaro lang kayo, gimmick-gimmick. Okay? Hindi umaapaw. Ganun, umaapaw talaga. Diba? Gusto nyo yun, maraming pagkain. Lahat tayo gusto natin yung pero dapat spiritual, umaapaw yung pagkain. Diba? May magandang sermon lagi, Sunday morning, Sunday afternoon, meron na naman, Thursday, meron na naman. No? Walang pa tayo ng isa. Kasi apat yung ilog, yun eh. So, yan. Bible studies. Okay, so flowing with abundance, number 6, flowing with abundance and nutrients and blessings. Kasi nasa tamang lugar. Okay? Okay, ulit ha. Planted, the characteristic for perfect setting for growth. Planted, God causes it to grow. God breeds into it. Beautiful, productive, flowing with abundance of nutrients or blessings as pictured by the four rivers. Okay, pang-apat sa uli. Verse 12. Okay? So, binanggit yung mga rivers, pero may nabanggit dito sa isang sabi dito, yung isang river ay, kabisado nyo ba ito? Tapos na tayo dito, di ba? Pison, Gihon, Euphrates. Ano yung pangatlo? Nakalimutan ko rin. Hidikel, okay? Pison, Gihon, Hidikel, tsaka Euphrates. Pero sabi dito sa Pison, okay? Yung, ano yung bida dyan? Yung gold. Ano ba yung gold? Sino gusto ng gold? Ano yung gold? Bakit gusto mo ng gold? Ha? Mahal yun. Precious. Diba? Ako may konti akong gold. Ayan, no? Konti lang. Bakit may gold tayo para ipa... Nung mahal mo yung asawa mo, ha? Ganun. Symbolism. Okay lang yan minsan-minsan, no? Pero sabi dito... Isa sa mga characteristics ng perfect setting for growth ay may kayamanan. Yung parang sinasabi ko kanina, kailangan natin ng ano, again, di ko sinasabi itong ano, a must, ha? Mas maganda, okay? Conducive sa learning. Uy, kailangan natin ano, kahit mga bata, ito, homeschool kasi itong mga ito, kailangan natin magbakasyon man lang. Wala tayong pangbakasyon, wala tayong panggas. Huwag na, dito na lang tayo. Puro libro na lang, di ba? Buti na lang kayo, may internet. Kahit sa makakapunta ka. Diba? So, pero minsan, yung mga bata kailangan ilibot, diba?
So flowing with the treasures, with treasures we found. Sabi sa Proverbs 21:20. Sabi dun, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But a foolish man spended it up. Okay? Ano yung sabihin nito? Obviously, tayo, hindi tayo puro kayamanan, di ba? So, ang sinasabi nito, literally, is kayamanan. Mas maganda raw yung bahay na marami kang ipon. Yung puro ginastos mo na lahat. Okay? Next month, pag wala kang ano, wala ka na. Okay? Actually, spiritually, hindi tama yun. Okay? Literally, ganun tayo, di ba? Kami, ganun kami. So still, spiritual dapat, hindi kayo ganun. Anong sabihin nung may ginto ka? Spiritually. Di ba napansin nyo may ibang tao pag nakausap mo nila ilang panahon, wala na siyang may dagdag sa'yo eh. Wala na siyang treasure. No, yung pastor na narinig mo nang mag-preach ng 10 beses, tapos wala ka na makuha ng bago, kasi pinapaulit-ulit na lang niya. Hindi ka lalago doon. Naniwala ka. So, dapat spiritually, tayo ay may ginto. Okay? Kasi inipon mo yon, hindi mo yung ginastos. Ibig sabihin nito, hindi mo pinapakita sa lahat yung knowledge mo. Kasi nga, hindi mo naman mapapakita sa lahat yan eh. Tama ba? Sa church, kaya mayaman dito kasi tayo nag-iipon ng kayamanan. Ng knowledge at ng wisdom. At pag may bago tayong napanauhin, hindi ba yan? Pare-pareho lang yung church. Narinig ko na lahat yan sa YouTube. Hindi. May mga knowledge dito, kaya dapat manatili kayo sa church. May mga knowledge kayo. Ako, yun ang testimony ko eh. Sabi nga sa inyo eh. Sa church, ilang taon ako sa church. Kala ko, pagdating ko ng mga 10 taon, wala na akong marutunan bago. Baliktad. Especially doon sa linggo na Diyos, meron pa rin ako naupulot sa kanya. Pag ino-observe ko yung kanyang mga judgment, yung kanyang preaching, inakukuha pa rin akong bago kasi nga naipon niya yun for how many years na paglilingkod sa Diyos. Okay? So, paano tayo lalago? Dapat meron tayong kayamanan. Hindi yung magano, ubus ka na. Ilang ano lang to, ilang preaching lang to, ubus na to, wala na to, ibubuga. Hindi gano'n ang lingkod ng Diyos. Kaya ngayon, kayo nag-iipon pa lang kayo, okay? Nag-iipon kayo ng knowledge, nag-iipon pa kayo ng knowledge. Kung hindi kayo matalim sa church, hindi kayo mag-iipon. May konting ipon. Bandang uli, wala na yung lakas nyo. Maraming gano'ng sa Kristiyano. Nagkaroon ng konting knowledge, bandang uli, wala na. Nakontento na sa konting knowledge. Hindi nag-ipon, hindi nag-impok. Bandang uli, mahina rin pala. Kasi hindi nag-ipon. Okay? So kaya again, kinukumpara natin itong place ha, sa isang Kristiyano, sa isang church na mayaman sila sa kayamanan spiritually. Para yung Kristiyano ay lalago. Okay? Parang halaman. Nakakita na ba yung halaman na mayabong? Ganun. Parang hindi ito mamamatay itong halaman na ito. Hindi talaga mamamatay yan. Nasa tabi ng ilog. Hindi mamatay. Mamamatay yan pag pinutol mo. Pero kahit pabayaan mo lang siya dyan, itong, hindi ko alam, ilang taon na yan. Sa palagi ko, walang nagtanim dyan eh. Pero hindi na mamatay yan, basta nasa tabi na. So, ganun din tayo spiritually. May mga tao na kahit maraming problema, itong taong itong Kristiyano to, hindi ng problema nito. No? Pero ba't hanggang ngayon, na nampalataya pa rin siya, nagpapatuloy siya, pati anak niya, palalakihin niya pa rin sa church. Ba't ganun? Ba't yung iba nag-give up na? No, nagtampo na sa Diyos. Eh, kasi nga, mababaw na salita ng Diyos. Pero pag natanim ka sa salita ng Diyos, alam mo rin na dyan ka lalago, dyan ka pagpapalain, dyan ka rin masusubok, at dyan ka babagsak, dyan ka rin tatayo. Yung sabi natin dito, parang isang halaman na kahit anong mangyari, dyan lang siya. Eh, abong. Amen? Treasure to be found. Ngayon, bilis lang natin. Number 8. Ah, ito, maganda to. Mga kabataan. Relationship. So, hindi natapos dito. Sabi sa verse 18, may dinescribe dyan, di ba? So, si Adam, okay, perfect. Lahat na, nasa akin na. Di ba? Lahat pa nasa kanya na. Noong una, wala pa, di ba? Andyan ang puno, andyan ang hayop, andyan ang pagkain, andyan ang magandang weather siguro, gandang oxygen level.
Kompleto na si Adan. Kompleto na ba siya? Hindi. Sabi dito, and the Lord God said, it is not good for the man that should be alone. I will make him and help meet for him. So, aminin natin mga Kristiyano, may mga sakay sa amin dati, may mga Kristiyanong gano'n, yung kailangan mag-asawa, may naglilingkod sa Diyos, diba? Natalino ako, pinagpapala na ako, may karir ako, hindi ko kailangan ng ano, asawa. May mga gano'n sa amin, bandang uli, sila pala yung ano. Kaya huwag kayong mga gano'n ha, kaya sinasabi sila, tinatanong ko kayo, mag-aasawa ka ba? Yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, no? Huwag mong kamayabang, kailangan mo ng asawa. Ito, lalaki na to ha. Sa panahon natin, lalaki, kompleto yan eh. Kala natin, no? Pag may karil ka na, may pera ka na, may... kompleto na ako. Pag wala kang asawa, di ka kompleto. Okay? Kaya sabi dito, sabi din sa Bible, di ba? Ano ba yun? About the wife. He that findeth a wife, findeth a good thing. And obtaineth the favor of the Lord. Pag may asawa ka, at maayos, maayos ang pag-asama nyo, maganda yun, di ba? Kaya mga bata, ganun yung target nyo. Kailangan magkaroon ako asawa, hindi ko ipipilit, pero hantayin ko yung bibigay ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, hindi maganda ng isang tao, ng isang lalaki, walang kasama sa buhay. Kaya yung ating numbers 8, ano yung characteristic ng magandang place na lalago ka? Ang pangwalo dyan is, with right and healthy relationship. Okay? Paano ka lalago kung naglilingkod ka na sa Diyos? Diba? Yung iba magpapasto, binata. Ang hirap nun. Anong gagawin mo pag mag-isa ka na lang? Kung natukso ka dyan, kung ano, wala nagbabantay sa'yo. Diba? So, dapat meron kang asawa. At hindi lang asawa, sa Kristiyano, wala ka pang panahon na mag-asawa, bata ka pa. At least right relationship, di ba? May kaibigan ka ba dito? Si Ate Bing, kinakaibigan ni Mrs. Diyota, mabuto ka mag-anak na tayo. Kung mga bata, kinakaibigan natin, di ba? Amen? Jason? Friends na ba kayo ni Joshua? Jason? Ba't ka nakatalikod? Mabait yan. Mga bata, huwag kayong mag-aaway. So magandang meron kayong kaibigan sa church. Okay? Kasi, isa sa mga... kahit nasa halaman doon, kahit sa mga hahayop daw eh, sabi nila, yung pusa tuloy, yung daga daw, madalis mamatay yan, pag walang kakasama. Scientific yun. Kaya kayo, mga bata, actually, dati ako ganun din ako, introvert kasi ako, sabi ko, hindi ko kailangan ng kaibigan. Pero ang lungkot nang walang kaibigan, amen? Amen. Eh paano pag nagpapakristyano ka, ang hirap lalong kumuha ng kaibigan. Kaya dapat nasa church ka. Amen? Pag nasa church ka, ang Diyos ang mag-provide sa'yo. Kaibigan lang pala eh. Ay, hindi ako ma-entertain eh. Puro preaching na lang. Kaya kami sa nagpapatawa tayo eh. Kahit corny. kahit, anong tawag doon? Trying hard, di ba? Minsan-minsan, mag-aaralan ko rin yan. Okay, so, have the right relationship. Okay, sa mag-asawa, yung iba, okay naman. Ang ikaw, ang kailangan ko sa buhay ko. Pag andyan ka, wala na akong kailangan ng iba. Okay naman yun. Okay? Yung tama lang. Okay? Si Mrs., anong pinufulfill niya sa buhay ko? Siyempre, alam nyo na, bukod sa inaalagaan yung anak namin, minsan pag kailangan ko ng ano, ng kaano sa buhay, minsan di na kami nag-uusap. Nag-uusap naman. Minsan, text, chat, I love you, ganyan-ganyan. Kailangan mo yan. Amen? So, hindi kang mag-grow, so kailangan natin yan. So, dapat may tamang relationship sa church, mag-provide ang Diyos. Amen? Kaibigan at minsan, pati asawa. Okay? Second to the last. Okay? Tapusin natin maaga. Verse 25. Ito na yung huli. Yung sabi dyan. Okay, so sila ay mag-asawa na. Kaso, ito yung medyo nakakatawa sa mga bata. Ano nangyari sa kanila? Nakahubad sila, wala silang hiya. Okay, huwag nang gagawin ngayon yun, ha? Okay? So, anong gusto kong i-point out lang dyan? Okay? Alam nyo ba ng isang grow, isang place, isang setting na lalago ka is walang shame. Okay, there's no shame.
Hindi ibig sabihin perfecto ka. Eh ba? Dulad namin si Mrs. Ako, marami kaming alam na mali. Diba? So, in the past. So, pero pag may nagkapatawaran na kayo, diba? Yung mga anak nyo, napatawad na. Okay? Ang pangit nung si ano, ganyan. Yung anak ko, ganyan. Yung tatay ko, ganyan. So, may place kasi ng kapatawaran. Yun ang maganda dito. Kaya sabi dito, wala sila. Hindi sila nagkakahiyaan eh. Kasi nga, justified yun. Ibig sabihin, innocence pa sila. Hindi naman kailangan nila mag-cover. Yung time nila. So, sa atin ngayon, anong kailangan natin gawin? So, pag mayroong nakakahiyang bagay, dati si ano, ganyan pala eh. Pwede na yung itago. Okay? Ay, di ba, parang mali yun itatago. Depende kung ano yung itago mo. Kasi kung nagkasala ako kay Brother Jace, may utang ako sa kanya. Kunwari, hindi ko inutangan. Mali yun. Dapat yun ay magkaroon ng kapatawaran. Hindi ko naman sinabi sa kanya, yun ang mali. Okay? Pero yung mga bagay na talagang kahihiyan na alam naman natin, nagsisi naman na, huwag na natin pag-usapan. Amen? Yung ibang, isa sa mga, ano nang satanas, di ba? At sabi rin sa Proverbs, natapos na tayo dun eh. Alimutan ko sa inyo, sa 16 ba yun? Sabi rin, he that covereth sin, he that loveth shall cover a multitude of sin. Saan ba yun? Hindi yata yun sa Proverbs. Saan sa Bible yun, okay? Ano yung sabihin nyo? Ay, tinatago yung kasalanan. Yes. Pag napatawad na yan, covered na yan. Si Jesus, kaya tayo ngayon ay nagsasamba sa Diyos. Anak tayo ng Diyos. Sino? Sino yung ligtas dito? Di ba napatawad ka lang? Sabi nyo, kinover yung kasalanan mo. Kaya ang Diyos Aman, tingin sa'yo, matuwid kahit hindi. Kinover yan ng dugo ng Panginoon nung namatay sa saklus. Kinover na yan. So may mga pagkakataon na dapat tayong i-cover yung kasalanan. So tayo minsan nagtatakipan tayo. Okay, may maling ganun, may tama. So kailan tayo magtatakipan? Wala namang kinalaman sa akin yung kasalanan ni Salin kanina. Kunwari lang ha, kunwari siya'y nagpalit. Hindi ko alam eh. Hindi ko na kailangan sa pastor si ano kaya kami nalit kasi si Jana tagal mali. Hindi ko na kailangan malaman 'yon, di ba? Kaya wala ako nung ano kasi napilit ako nung asawa ko ganyan. Yung mga bagay na ganoon, di ba? Hindi mo na kailangan malaman, okay? So, ang isang lugar na conducive sa growth, hindi tayo naghihiyaan. Eh ba't pinag-uusapan yung kasalanan? Sa tamang paraan lang, dinidiscuss natin, pero hindi mo ituturo yung tao para hindi na siya makabangon, hindi ganoon. Okay? Kung ako, kung ginanon ako, wala na rin ako, hindi na ako nakabangon. Pero ang ganda ng grace, di ba? Last week, nasa grace tayo. Biyaya din ng Diyos yun. No? Natuto ka. Loko-loko ka dati. Napahiya ka, natuto ka. Ngayon, pwede ka ngayon lumago. Sa isang halaman, ang pangit ng tubo, pinutol. Uy, lumago na siya ngayon. Okay? So, ganun tayo. No shame. Ngayon, ito, tatabusin na natin. Yung huling point ko is, okay, di ba, perfect na perfect ang Garden of Eden. Yun tayo sa verse 9. Gutom na rin ako eh. Gutom na ba kayo? Dami kong kinain, hindi ko alam ba't nagugutom ako. Okay, sa verse 9, tingnan nyo. Kanina, nabasa natin to. Sabi niya, pleasant to the sight, good for food. Andun ang tree of life in the midst of the garden. Pero pansinin nyo, ano yung andun kasama ng the tree of the knowledge of good and evil. Ganon din sa verse 17. Sabi dyan, andito yung kalaban, di ba? Kalaban ba yan? Okay, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Anong ginagawa ng punong to dito? Di ba? Naligaw ba to? Nagkamali bang Diyos? Bakit? Ayos na eh. Maganda, malago, may nutrients, okay, masaya, talino yung tao. So, anong sinasabi ng Bible ngayon sa atin dito ngayon? So, kahit ang lahat ng lugar na conducive sa growth ay not without temptation. Ayan po yung last natin, okay? So, planted, God causes to grow, God builds in it, beautiful, productive, flowing abundance of nutrients. With treasure to be found, with right and healthy relationship, no shame.
Then last is not without temptation. Alam nyo, kahit saan pa kayo, gumagawa tayo ng lugar, kato sa church. Diba? Sinong naninigurado sa church na wala tayong temptation dito? Siyempre, yung pastor, diba? Pag may bakla dito, ayoko. Para kayo, hindi kayo mag-iisip na normal ba yun? Siyempre, hindi normal yun. Okay? Kaya hindi welcome dito ang bakla. Okay? So, ano pa? Marami pa. Ano, dito may nagano, umaten dito, nakatupis. Tama ba yun? Siyempre, mag-bis ka muna. Di ba? Gusto namin kayo dito, pero wag ngayon. Wag ganyan. Mag-bis ka muna. Di ba? Pero pansinin nyo, kahit isang lugar kayo, kasi madalas sasasabihin ng iba, sa church, kaya ayoko sa church. Eh, mga plastic yung mga tao dyan. Ganun yung mga iba eh. Nagkilala ko nun sa Mother Church. Sasabihin lang, hindi naman ako kinakamusta dyan eh. Sila-sila lang dyan eh. Ano pa yung madalas sa church? Payaman naman, payabangan naman dyan eh. Pansinin nyo, lahat ng lugar na ilalagay ka ng Diyos, hindi perfecto yan. Amen? Amen. Yung wala man lang temptation, wala man lang ano, di ba? Wala man lang katitisuran. Kahit anong ganda niyan, kahit ang Diyos na mismo ang gumawa dyan para walang katitisuran, minsan meron pa rin. At ang Diyos na mismo naglagay dito, tama ba? Yun ang lagi mong isipin, Lord, bakit nandito to? Alam mo na to, nabasa ko na to eh. Matitisod later, matetem si Eva, tapos si Adan, matetem din. Eh, bakit ba nilagay dito? Kasi lahat ng lugar na kung saan tayo lalago, merong ganyan. Okay, hindi pwedeng walang ganyan. Hindi ka masusubok. Okay, hindi ka babagsak. Hindi ka tatayo. Okay, kahit saan yan, sa church, sa pamilya nyo. Bakit yung pamilya ko hindi katulad ng pamilya ng iba? Wala, ayoko na. Wala, yung pamilya ko. Kita nyo naman, ganyan. Oh, ang hirap namin. Kunwari, ganun. Ang hirap ng kondisyon namin. Hindi kami, hindi buo pamilya namin. Mga ganun. Meron kami yung kapatid na ewan. Meron kami yung tatay ko. Ang hina. Diba? Pero when you think of it, sino naglagay nun doon? Sa langit doon, wala na doon. Pag nasa langit na tayo, wala na doon. Kaya nag-iipon tayo ng rewards ngayon. Okay? Wala nang growth doon. Di ko alam eh. Kasi ang alam ko sa langit, talagang rewards na lang. So pag marami kang naakay, marami kang paglilingkod, aanihin mo na yung rewards mo doon. Pero habang nasa lupa tayo, sa kanila, nasa Garden of Eden pa lang, maraming temptation. Pero with the temptation, sabi sa Bible din, ang Diyos na rin nagpo-provide ng way of escape para hindi ka naman matempt beyond what you can bear. Na hindi mo kaya ng temptation. No? Mga babae dito lahat naka ano sa mall, ganun na lahat, 'di ba? Kaya wala nang pure na lalaki daw. Kaya nga sinisikap, no? Kailan lang nakakasa nag-YouTube ka lang, ang commercial asan nasa ako eh. Yung Mr. Donut, alam niyo nakita niyo ba yung commercial ng Mr. Donut ngayon? Parang mga bading pa yung ano, no? Nagka kukuha sila ng donut. Saan naasal ako dun eh. Loko-loko yung mga yun. Maniwala ka especially yung mga bakla. Parang ginagawa nila, uy, na-tempt yung lalaki. Hindi normal yun. Sabi sa Romans 1, hindi normal lang isang lalaki, matempt sa isang lalaki. Kaya sa kanila, pinapalabas nila na ganun. No? Naloko-loko, no? Anyway. So last is, anong lesson ngayon? Anong message? Amen? Nakita natin ang Garden of Eden, kinumpara natin spiritually, ito yung maganda, kaso may temptation pa rin. Anong gagawin ngayon natin? Nang magulang, para maglumago yung ating mga anak, tayo yung mag-provide sa kanila ng place para sila yung lumago. Hanggat kaya mo, hindi naman sinasabing, uy, kaya ako magnanakaw para yung anak ko ay lumaki sa... Hindi ganun, obviously. Pero hanggat kaya mo, ilagay mo yung anak mo, yung sarili mo sa lugar na kung saan lalago ka. Saan yun? Saan ka lalago? Sa church. Spiritually, walang ibang lalago ang ano, ibang lugar na lalago ka. Hindi sa YouTube, hindi sa TV. Saan ka lalago? Yan. Ayang ingay naman sa church. Ganun talaga. Kasi... Tapos nakikita ng mga bata, yung hirap pala ng maging nanay. Imagine mo na lang kung single mother ka, di ba?
lalo patay ka. At least may nag may asawa kang maayos, di ba? Mamahalin ka kahit ano. Iintindihin ka niyan, di ba? Dalawa kayo magpapalaki sa mga kulit na bata. Kaya niyo 'yan. Kung nasa lugar ka nang maayos. Amen. Ito mga bata, anong gagawin ko? Bata pa ako. Magtiwala ka sa Diyos. Amen. Na-share na ba sa inyo yung Word of God? Ligtas na ba kayo? Oo. Oh. Oh, na-share na ito. Mamaya. Oo nga, no? Nakalimutan ko last week. Mamaya, stay ka mamaya. Kasi umalis na eh. Okay? So, okay. Mag-dismiss tayo maaga. Okay? Paano tayo lalago, mga magulang? Yung mga anak natin, ilagay natin sila sa church. Okay? Yun ang perfect setting sa growth spiritually. Okay? At tayo din. Tayo din. Huwag tayo. Walang maayos na church. Saan ako pupunta? May career ka nga. Pumunta ka doon sa may maayos na church. Yung iba sa atin, walang pakialam dyan minsan. Psh, wala dito. Okay, wala nang church. Wala nang church eh. Pwede ka naman mag-move. May pera ka naman. Sige. Yung iba, baliktad. Tumatakas sa church. Andyan na nga malapit sa church. Di ba? So, yun na yun. Kaya sabi dito sa 1 Timothy 3.15, di tayo magtatapos. Kung sabi dyan, but if I tarry long, actually, yun yung pinakaminsahin natin sa church. Eh, huwag kayong tumaka sa church, lalo kayong lumapit sa church. Amen? Walang ibang place. Ako, hindi ako nagsisisi, pinaglabang ko yung church. Noong una rin, tinatamad ako, layo pa namin. San Mateo ko, church namin, masinag. Layo. Dalawang sakay. Isa, matrapik. Eh, mag-Sunday, hindi masyado matrapik, ha? Kaya sabi ni Paul kay Timothy, but if I tarry long, tingnan natin. 2 Timothy, tingnan nyo ang sabi ni Paul, ha, sa church. 1 Timothy 3.15. Ba't nasa second ako? Last verse, second to the last, okay? But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the church of God, or the house of God. Ano yung house of God? Ano yung house of God? Nasa langit, di ba? Pero dito sa lupa, saan ba siya pinag-uusapan? Di ba? The Old Testament time, sa temple. Lagi yan, lagi sinasabi sa Psalms. Di ba? Ang lagi nilang gusto, nasa temple of the Lord sila. Kasi nga, sa labas, puro kasalanan. Pag nasa temple of the Lord ka, at least, nandun ka nakakapag-meditate. Pwede rin sa iba kaso mas maganda sa temple. So ngayon, sa church yun. Okay? Kaya sabi dito ni Paul kay Timothy that thou mayest know how to the oughtest to behave. Ano yung oughtest to behave? Ibig sabihin, paano ka dapat mag-behave? Maingay? Ganun ba? Hindi. Dapat maayos ang behavior mo. Mga bata, no? Huwag naman yung dito ka pa magulo, dito ka pa, di ba? Dito ka pa may lolokohin ka pa dito. Di ba? Ito, mga to, tumatanda. Ay, paglaki ko. Loloko ko sa church. Huwag ganun. Okay, behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ganun kataas yung sinabi ni Paul kay sa church. Hindi basta-basta ang church. Amen? Amen. Pag sinabing pillar, yan ay haligi. Sorry, hindi haligi. Poste. So, parang babagsak ang bahay pag walang poste. So, yung ground, yun naman yung pinagtayuan ng lahat. Okay? So, kung lalago ka spiritually, anong gagawin mo? Dapat sa church ka. Dito ang ground, dito ang pillar of the truth, dapat lagi ka nasa church. Yun lang yung mensahe natin ngayon. No? Hindi ka lalago outside of the church. Meron kang ministry once a year. Hindi ka lalago nun. Okay, let's pray, Panginoon. Maraming salamat at maintindihan natin, Panginoon, ang perfect setting, Panginoon. Inalintulad namin ang Garden of Eden sa aming church, Lord, na hindi perfecto, but ang Eden na perfecto, mag-strive kami, Panginoon, na pag-provide namin sa mga kabataan ng perfect setting for growth, na nawa sila ay kung mga bagay na hindi na-provide sa amin, at least ma-provide namin sa aming mga kabataan, Panginoon. Kaya bang malalati, Panginoon, kayo naman na nag-provide sa amin talaga ng paglago. So we pray na anong kakulangan ng aming mga pasto, anong kakulangan ng aming mga magulang, kayo po magpupuno nito, mag-participate kayo, Panginoon, ng aming growth. Ito is para sa amin din. Hindi kami lalago, kami mauiwan.
At even worse, Panginoon, yung iba na dapat maligtas, hindi maliligtas. Yung iba, Lord, na pwede kang mag-earn ng rewards, wala. So we pray na kayo po yung mga una sa aming langit. Lumago ang bawat isa sa inyong salita, sa inyong kalooban, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.